Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang gagawin natin ay manunood at magre-react sa movie ni Baron Geisler na Dollhouse. And I heard napakaganda nito at saka marami daw naiyak dun sa kwento. So hindi kasi ako masyado nakakanood ng movies gawa ng marami rin kasi akong work at saka pag free time ko mostly mas pinipili kong matulog. So at saka para sa inyo na first time dito sa channel na to, ang dami kong ginagawa sa channel na to. I do vlogs, I also do reaction channel, at saka I do K-pop, lahat-lahat na sa iisang channel. So, kung trip nyo yung mga yon, please support my channel by liking this video and of course, ultimately, subscribe to my channel. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, magsimula na tayo, panoorin na natin yung Dollhouse. By the way, kung gusto niyo yung manood ng Dollhouse, nasa Netflix ito, kung meron kayong membership sa, or yeah, subscription, sa Netflix, mapapanood ninyo ito ng libre at saka paulit-ulit kung gusto ninyo. So, sabi dito, sentimental, understated, tearjerker, at saka syempre, nasa ano siya, isa't kalahati, or almost 2 hours movie siya. So, titigil na ako magsalita because excited na rin akong panoorin ito. Panoorin natin at mag-react tayo. Okay? My God! Baka sobrang umiyak naman ako dito, ha? Huwag naman. Sakto lang. Okay, so, well, we know naman yung reputation ni Baron. Medyo may mga record siya before. Pero syempre, nagbago na daw siya. At saka, ito na nga ang kanyang pagbabalik sa kanyang pinikula. So, this is produced by, yeah, Netflix. Netflix presents. Fairness, ah. Parang high quality. Okay, buksan ko lang ito. Init. Ay, hindi ko alam yung pangalan ng bata dito. Ano pangalan ng bata? Or nakita na ba natin siya sa Going Blue? Ayun, Mary Joy Apostol. Saan ba natin siya nakita? Ang mga familiar kasi ako mga child stars. Mga from Going Blue, like from ABS-CBN. So, ayan. Saan to? Saan yun? Quezon Province? Okay. So, hindi ko kilala yung artista. Itong dalagang version. Or dalagang. So, uuwi siya ng probinsya? Usually, ganyan tayo, di ba? Kapag ka-holiday, for example, Christmas, New Year, umuwi tayo sa probinsya. Ah, okay. Chances Sanctuary. So, home for the aged? Parang, care house or something? Place? Para siya si Francine, no? Yung artistang babae. Kahawig niya. When life gives you a second chance, give your best. Sometimes we do not need to end this disaster. We just need to take chance because you never know how to prepare something good. Blah, blah, blah. I just read the quotes dun sa wall. Okay. Saan ka ba nakita tong artista na to? Baka pinapalo ko siya sa Instagram or something. Something could turn out to be. Oh, nalabas ako na. Okay. So, I'm assuming magkakaroon ng flashback. Rustin. Best friend. Sino ba rin, ha? Okay. Alzheimer's? Dementia? I don't know the difference, sorry. Hindi niya ba alam na may sakit? Kaya nandyan sa hospisyo? So, inaanak niya? Bakit wala man lang, ano, parang 10 years ago or how many years ago ito, nung bata pa siya?
Cute. Si Alwin. Si Alwin Oitinko, di ba ano? Husband ni ano? Jen Garcia. So banda siya at gumagamit siya ng illegal substance. Ang natural ah. Natural lang ah. Wow, Kalya Lili. In fairness sa kanya. So, hindi natin alam kung how many years ito. Hindi nila nilagyan ng ano, parang 20 years ago or 10 years ago or something. Basta when he was young, he used to party a lot. And he's in a band. And then, party-party lang siya forever. Ah. Inom hanggang umaga. Bakit laging bakit laging sinasama kapag parang stereotypical kapag rockstar ka or nasa banda ka, kailangan gumagamit ka ng illegal na ano. Hindi naman lahat, di ba? Parang ang ano lang, stereotypical lang. So party-party in the morning, mag-isa niya lang. Wala siyang kasama. Ganda nung sunset. Hindi ko na maalala kung ano yung huling Tagalog na movie na pinanood ko kama. Ah! Kay Catherine, yung Hello, Goodbye. Tsaka kay ano, Catherine Bernardo, tsaka kay Alden Richards. Yung Hello, Goodbye ba yun? Yung nasa ibang bansa sila. OFW sila. Forget pamilya ka na, may banda ka na pati nga matay. Ano naman kami dadamay dyan? Joke lang. Well, it's not about being ready to die. It's about, are you scared to die? Do you want to, kinda like, parang ano ba? Hindi ka naman talaga magiging ready mamatay. Never naman magiging ready mamatay. It's a matter of time. Parang, alam mo yun, hindi mo kasi, anyway. So, morning after the party, nag-overdose siya. O, namatay nga siya. Nag-overdose siya. Be careful what you wish for, man. So, kaya siya magiging ano dun sa inaanak. Di ba may godchild siya? Siya yung parang tatay yung ama. Nag-overdose siya. Usually kasi kung nag-overdose, mungubula yung bibig, tapos nag-choke ka dun sa sarili mong suka, and natatakpan yung airways mo, kaya mag-choke ka, mamamatay ka. I mean, dun sa mga ibang napanood ko. Anak ni General. Sina? Si Rustin or yung namatay? Ano nangyari? Si Diego ba yung anak niya? Ang ganda ng bahay, nasaan kaya? Tapos lang. Naarekto kasi they're using illegal substance and they could go to jail. Yun ba yun? Ah, siya yung anak na general. Nakakahiya ka. And si Ricardo Cepeda. Dad, it was an accident. Sabi mo. Wala.
Totoo. Eh, hindi mo naman siya masisisi. Tatay mo siya. He's just looking out for you. Comments. So, yung mom niya, patay na rin. Payakap na lang kay mami, sabi niya. Diyos, sa loob ng bahay. Pet peeves. May mga unfulfilled pa. Hindi mo na naman kasi masasabi. Ganda-ganda ng room niya. So, anong gagawin mo ngayon? Saan siya pupunta? Ano nangyari? Weeks later. O see, dito nilagyan nila ng weeks later. Pero nung kanina dun sa umpisa, di na nilagyan ng taon or something. Nasaan daw siya? Rotterdam? Sa Europe? Parang sa Holland or something. Netherlands. Sa Holland. Holland ba tawag nila? Netherlands. Or magkaiba yun? Hindi ko alam. Gusto ko kami yung mga ganyang movies. Yung sinushoot sa ano. Citizen siya. Sinushoot sa ano. Parang Pilipina ito magsasalita. Yung accent niya kasi. Rotterdam. Wrong major. Parang laging umuulan dyan ah. Basang-basa. He used to live and work as what? Ganda. Ang sarap yung kapag sa ibang bansa yung sinushoot yung movie, no? Parang feeling mo nakaka-travel ka rin with them. Feeling ko lang. Gusto ko rin mag-travel ng Europe someday. Travel lang, visit lang. Ang ganda. Hindi pinakita yung driver. But he sounds like a Filipino. Yung accent niya. Yung ibang part kasi ng mga European countries, minsan may broken English sila, tapos may pinaka dark, ano yung parang makapal na accent. Halimbawa, yung mga Swedish, ganun. Taga Denmark, Scotland, Ireland, may mga makakapal na accent sila. Tsaka hindi naman English yung first language nila. So, minsan broken. Oh. Forever nandun lang talaga yung susi. So, ibig sabihin, very safe community siya. So, saan galing yung bata? Ano ba yun? Anak niya or inaanak niya? Wow, what a placement. Zoom.
In fairness, ang ganda nung ano, pictures. So may jowa siya dito. Ko ano nangyari sa kanya? Kinakabahan ba siya o may kinanginginig siya? Kasi ah, magpa-plopo siya kaya siya kinakabahan. Okay. Bakit ganyan siya? Giniginaw ba siya o kinakabahan siya? Sweet. Mukhang nagmakaawa siya. Please marry me. Kaya pala siya kinakabahan. Tsaka parang ninenervous. Kala ko nangyari sa kanya, nanginginig siya. Okay, so nasa na si Sheena ngayon? Wow, ang ganda dyan. Parang ang linis-linis lang. Parang feeling mo walang marites. Pero meron talaga. Pero ang gloomy ng weather. Masyadong cloudy. Parang unlike dito sa atin, parang mostly sunny. Laging maaraw. Kaya tayo very, very energetic all the time. Ayan yung medyo parang keme sa ano eh, weather ng Europe. European countries, mostly. Parang laging maulap, humid. Where is he really going? Just walking around lang kung saan siya used to live. And what else? Puro ano to, reminiscent. Okay, nag-away na sila. What happened? So scary. Mahirap talaga na parang yung bisyo in between you and your ano spouse. Parang namang naranasan ko na, hindi pa naman naranasan. I mean, mostly it's one of the reasons, mga divorce or something, kasi parang yung isa lang yung nasa relationship, isa lang yung may plano ng, you know, pagpa-family talaga, and then yung isa is parang nalulugong dun sa mga vision niya, whether it's illegal drugs or gambling or something. So, ito yung sinasabing unfulfilled lives or regret or something. Kuya, yung pintuan mo. Ay, akala ko naman aalis na siya. Yung man yung pintuan. Tutulungan niya yan. Diba? Oh my God, Jesus Christ. Isa-isa kasi. He looks cute. Bok. Bridget? Bridget na lang, sige. Ba't siya nagsinungaling? Rustin pangalan niya, di ba? Oh, I told you. Ganda.
Kasi kung uncle or auntie, so kaya ganda na lang. Nalilito. No, Rustin. Rustin yung pangalan niya. Sorry, check ko lang yung email. That's very dangerous. Tapos sinabi mo dalawa lang kayo. What if? What a placement. Golden spoon. Oo, masyado maanghang yan eh. Sa labat. Pero si ganda, juice. That's bad parenting. Just kidding. Bakit alam niya ba? Aww. Wala namatay na. Ay, alam niya. Alam niya na ano yun, yung ex-wife niya. So, kilala siya ng sister, si Rachel. Okay. Siya nga yung daddy. Gabi mo to si Bok, machika ka agad. Alam pala niya, alam ni Rustin na possibly anak niya. Tsaka alam niya na si Rustin. Ah, sorry. Oversharing. You, ganda, you are oversharing your life. Well, normal naman kasi yan, lalo na pag feeling magaan. Pag magaan yung pakiramdam mo dun sa tao. But be careful. True. Inabando na siya eh. Iniwan siya. Eh, maanghang. Maanghang kahit nga matatanda, nahihirapang uminom ng salabat eh. Relax ka lang dyan, Yumi. Mag-juice ka lang muna. So this is unfulfilled or unfinished business? Unfulfilled life or unfinished business? Or loose end? Mayroon kasi i-describe eh. Gagamit na naman. Oof. Heavy pa yung iniinom niya. There you go. That's a band. O, akala ko na gano'n. Just... looking at the child. What? Relatable yung kanta. Pero ang sad kasi parang ang hirap naman ng closure nila ni Sheena. Namatay na lang si Sheena. Well, maybe na-closure sila kasi nag-divorced sila.
Nahilo na lasing na. Magandang boss mo. Sumali ka na sa banda namin, Charis. Pwede. Pwede para mag-stay siya dyan. Para mag-stay siya dyan, may work siya, di ba? It's a chance. It's an opportunity. Oo, dyan sa party ng Europe, madalas sila nagbabike. Si General tumatawag. Where are you, son? Call me. Answer the phone call ASAP. Hindi alam na nasa Netherlands siya. Basta lumipad na lang siya sa Netherlands. Choknat. Sponsored by Choknat. Sino may favorite niya, Shishina? Bising-bisi naman si Ganda. I'm not here for you. This is so scary. Not Oo nga, bok. Nakalakat-lakat naman. Tama yung tsura niya. True. Ang bilis naman magtiwala ni Bok. I mean in real life, di ba? Q&A portion. May inaanak ako. For pero pag real life yan, that's ano ha, delikado ha. Kahit gaano pa ka-trustworthy yung person ha. Run. Ano salita yan? Kamukha siya ng nanay. Yung chocolate. Apple lang kinakain niya. Prutas.
Cute. Magkaiba sila ng trip. Magkaiba sila ng gusto. Magkaiba sila ng gusto eh. O yung choknat. Baka masablahan siya o kaya baka may allergy siya. Baka may mangyari. Baka may allergy siya sa nuts or sa chok or ano. Wala naman. Okay. So far, so good. Oh, and they're for you. Anyways. Ba yan, star? Perfect ba yan? Paano yung rocket ship yan? Ah, okay. Saan yung star na pinagugupitan nandoon sa taas? At least nagkasundo rin sila kanina, hindi sila magkasundo sa game. Ba yan? Tablet. Nababaliw na si Ganda. Hindi ba parang nakakatunog si Bok? Parang weird naman. Ano ba yan? Ay, nasa Rachel. Oh my God. Yung sister. Kilala siya. Kilala siya ni Rachel. Bakit parang walang ano view recorded? I mean chocolates to, kumain siya ng chocolate. Ano yung kinakain nila? Chicken?
Gago siya eh. Oo, nilakad niya lang nung pumunta siya, nilakad niya ng first day. Wag, nandun yung mga pictures. Gabi na. Tsaka gabi na. Ang bayad niya. Yung 4 hours. Ba't pa si Bok? Tomorrow. In fairness, si Bok, ang galing niyang artista. Very convincing siya. Si Ate Ganda. Best actress siya. Ay, Tita Ganda pala. Ay, ganda lang talaga. Ang galing niya, in fairness. Very convincing. Very natural. Lamig kasi kaya kailangan nilang mag-gloves dyan, otherwise magka-hypothermia ka, lalamigin yung mga fingertips mo. At kapag ka nagka-hypothermia ka, mangingitim na siya, pwede siyang mamatay ng tuluyan. So, kailangan nilang mag-gloves. Sobrang lamig. Parang tayo sa Pilipinas, nilareklamo natin, sobrang init. Sa kanila naman, sobrang lamig talaga na parang, kailangan balot na balot na balot ka talaga. Kaya madalas sila uminom ng mga alak-alak eh, wine, kasi mainit sa katawan. Huwag ka na gumamit. Naku, gusto ko naman. Para sa anak mo na lang. Green pala yung door. Kala ko brown. Kanina mo siya nga. Oh, si Bok. Bok, namimihasa ka na, Bok. Ang cute ni Yumi. Nandiyo siya sa likod. Sama mo. He can pampangkin kasi meron siyang prior commitment eh. Tsaka gano naman talaga. Yeah. Sama. Okay. Ay, kala ko yung sama niya sa gig. Napaka-inconsiderate naman ito ni Bok. Dapat po isama niya sa gig. Kaya lang gabi na kasi yun. Tapos marami na niya. Sasama niya yun for sure. May susi naman sila eh. Kaya lang baka may mangyari. Huwag mo siya iiwan. Kasama ka. Okay. Ano yung susi? Sa pub sila. Your daughter will like this. Gusto niya yon. Sabi ng waitress, your daughter will love this. Huwag mo siyang iiwan dyan. Ay, narinig niya pala. Hala, baka mawala siya. Makidnap siya. This is a disaster waiting to happen. Baka makidnap yung bata. Asan ba yung waitress? Sana binili niya sa waitress. Napaka ano yun, trust issues.
Bait naman ni Jack. Una wala na. Nag-CR. Where's my daughter? Nagpapiyan na siya. Ang galing. Musikero din. Nagmana sa kanya. Pangako sa'yo yung tinutugtog niya. Pangako. 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 Hindi kita iiwan. Ano po yan? Nagkakaroon ako ng ano, goosebumps dito. Kinikilabutan ako. Paboritong kanta ng mama niya yun ay nung ano, ni Sheena, di ba? Pangako. Hindi ka na mag-iisa. Kinikilabutan me. Mukhang nakakaiyak na talaga. Tayong dalawa. Eh, he made his choice eh. Pinili niya yung vision niya over sa family niya, over kay Sheena eh. Diba? Well, naku, nandiyan na si Bok. Nandiyan na si Bok. Umabas. Well, technically, yes. Nalilito yung bata. Yun lang po. Hindi na si Bok, narinig niya lahat. My dream is to begin na siya. Mana sa kanya. Nagsasalabat ka, di ba? Enroll ka na ngayon. O tuturuan niya kayong vocalize. Fighting. Uh-huh. And because you're my daughter. Promise. May laway. That's unsanitary.
so cute. Lalo na ngayon, may COVID. Yuck. Smile. Stretch. Stretch. I'm serious. Stretch. Fucker. Nilagay siya sa drum. Si Regine. Basta. Lamig-lamig dyan. Nainom niya na ito. Ginigilaw na siya. Nagkikinig na yung bata. Napagod mag-train. Ako, baka may mga picture dyan sa loob ng bahay makikita or something. Wag naman. Nasaan na ba siya? Ay, naririnig. Walang doorbell. Pasensya na ha. Ito kasi si Yumi eh. Naku, makikita niya yung mga picture. Yung mga karton. Ten. May tendency. Natapos na. Eh, yung tinutupi niya sa bar, di ba, last time? Let's go. Busy niya, block pa din. Ako, baka may makita sila dyan ng mga lalalawan, ha? Surprise announcement. Saan sila pupunta? Sa park? Ang ganda. Cute naman yung bike na yan. Ang daming swan. Swan ba yung mga yan? Tignan mo, umuulan. Una sa labas sila. Ala, makikita na. Nagpipicture si Ganda. Makikita niya, no, Rachel. Diba, nagpipicture siya doon? Makikita ni Rachel. Game, mahuhulog yan. Mm-hmm.
para tuloy nagde-date si Bok. Tsaka si ano, gagayahin niya kung paano kumain. Eh sabi diba dun sa bar, ay sa ano, pub, ayan na o, diba nagpipicture si Bok, tignan mo. Sa selfie sila, ay, happy family yan. Mahuhulog yung bata, bakla. Mag-ama nga kayo. Mag-ama nga talaga sila. Kung nga wala silang bonnet. You're my new best friend. Well, it's good enough for now. Teka lang, yung sa simula ng movie, sabi niya best friend. So, hindi niya nalaman na tatay niya? Ano? Tignan mo, parang andulas ng pavement. Uwi yan na. Nako, magkakaalaman na dito for sure. Baka makakita yung picture. Yan yung picture ng ex-wife niya. Ayun siya si Sheena. Cute! Ayan na. Ano yung video ko? Hindi niya alam. Eh, divorce na sila, di ba?
10 taon na ba si Yumi? Hindi sinabi. 10 years old? 12, 10? 7? 8 years old. Hindi kasi sinabi yung ano, timeline. Pero according sa law, may karapatan pa rin siya bilang ama kasi siya yung biological dad. Char lawyer! Sabihin mo na nasa ano ka, Netherlands ka. Nahuli. Hindi naman. Pwede mo naman ilaban yan. Kasi biological dad ka, pwede mo siya ilaban sa court, visitation rights, and all that. Kasi mga uncle at auntie lang naman yun eh. Ikaw biological dad ka, so pwede mo ilaban yan. Kailangan mo kumuha ng ano, stable job, kasi magkakaroon ng background check and all that. Abogado kasi talaga ako eh. Aww, I'm proud of you, sabi ng papa niya. Oo, ipatulpo mo. Hindi, pwede ka, pwede siyang humingi ng ano yan, sa korte, visitation rights, kasi biological dad naman siya. Pero kailangan niya magkaroon ng magandang rap sheet kung saan may work siya, hindi siya nagbibisyo, kumbaga magandang ehemplo siya sa bata. Kasi yun yung mga i-check ng korte. You are my son. My son. Mm. Oh, ganun din gawin mo sa anak mo, sabihin mo. Tsaka huwag ka rin mag-give up sa anak mo. Galing. Galing naman ang Martin ni Baron dyan. Fairness. Sa kanya. Kasi may mga mistakes tayo na ano eh. Wala naman tayong ibang masisisi kundi sarili natin at tsaka yung mga decision natin noong time na yun. We were different people in the past at tsaka sa ngayon yung present natin. So, pero mapag-uusapan naman yan, gaya nga nang sabi ko. Magkakaano naman yan sila. Parang in the terms, di ba? Hindi naman niya sasaktan yung anak niya eh. Or hindi niya naman ipapariwara eh. Ang sabihin magka, wrong move yan kapag finors mo, syempre. Mas lalo kang mawawalan ng karapatan. Pumunta siya doon. Lapit lang eh. Nilakad niya lang eh. Ang cute. Nihintay niya. May bago siyang babysitter? Wala. Si Bok na sa loob. Si Ganda. Ayaw siya pumunta? Ay, aalis na siya. Can you ask Uncle Clyde to come? Can't call him. Can't see him. Puro no. Ang cute niya. Baka tataka si Yumi. Tapos pupunta niya sa bahay. Oh, sabi sa'yo, tataka si. Dito lang. Tumakas yung may dala pa siyang bag. Mag-audition pa siya, diba? Hindi niya abot yung doorbell. May doorbell naman pala.
babatuhin niya yung ano. Ay, akala ko babatuhin niya yung window. Mag-inom-inom na naman siya eh. Bakit kasi solution palagi inom eh. Just face the music. Weather the storm. That's how you do it. Hindi mo naman kasi ay iwasan niya eh. Lamig. Naku, makikidnapping siya. Makikidnapping siya pagka ganyan. Ang cute ng ganun. Kasi I miss you. Yumi, anak. Sabi nga nila, be a kid. Be a kid. Be ha... Ano? Nakalimutan ko yung kasabihan. True. Just say sorry. O nga naman, di ka nga naman nag-sorry kay Bok. Happy days. Aww. Tomorrow na pala. Hindi ganun kadali yun, anak. Ayun na. Rustin, tinawag niya Rustin. Kung may tago, that's kidnapping. May trabaho pa si Boke, ang gulo-gulo niyo. Nasa likod sila dumaan. Bok! Ah, nakita sila. Ay, dada pa. Nasaan si Bok? Ay, nang nakahabol pa siya. Bye, ganda. Naku, makikidnapping ka. Stress si bakla. Bike lane. Maayos ang ano dyan sa kanila. Baka nagbabike si Bok dyan. Makikita nila. Tagutin mo na. Nako. Ano ba? Mahirap pa rin sa mga adults mo. Nag-vocalization sila.
Pero Yumi, kala ko gusto mo maging singer. Pangako. Pangako, Tagalog. Ano at pinaraklas na nalang kakantay na? Okay, never mind. Let's play. Ang bigat-bigat niya eh. May ka-airplane pa eh. Pangako yung sound background niya. Nadarama ko ang baan na 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 ko ngayon ay di mapalagay pagkat ang puso ko'y narulumbay. Sana ay pagkaingatan. Pag ako na-copyright dito. At tandaan mo ang isang pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Di ko babayaan. Makapirate pa ako. Kaya tayong kumanta. I'm actually your dad. Rawr. I am cute. I'm going back to the Philippines. I'm go. Why po? I'm going back to the Philippines now. Basta, kahit na lang mangyari. We're best friends. Ano sabi niya? Okay. It's just part of the montage. Wala nang ano, wala nang lines. Actually, it's full of montage, Jess. Montages. Is that even? Tama ba yung sinabi ko? Kanina, montage din ng play nila. Montage ng pagpapractice nila ng song. Montage nito ngayon. It's montage. Everything montage. Asan siya sa bahay niya na? Sinatawag niya si Bok or yung dad niya? Si Bok? Rachel? Ah, si Bok. Oh, umuwi na si Rachel.
Secret. Presentamos. Well. Hindi siya kumakanta. Well, kasi baka masaktan lang siya sa rejection. Pero, it's okay. Try lang naman eh. Anak mo naman yan. Sabi mo, anak mo naman yan. Tama na yung cookies, gabi na. Like a clown. Naiiyak siya. May tent siya kanyari. Best friend ever. Gulo-gulo. Ito, anak. Hindi ka matutulog. Baka naman mahang oh ala nag-inom siya ng alak, di siya magigising bukas, di sila makapunta ng audition, pustahan. Ah, gusto niya sabihin. Ipoprati siya ng para sa oh, 8 years? So 8 years old niya siya. But and kakanta yata siya ng pangako, no? Bakit Pinoy din to nag-audition? Sino sila? Ah, ano pala siya? Oh, relax. Hindi ko alam. Pogi. Kaya nga, ate, pagalitan mo. Basta guwapo, nagtitiwala. Nagtitiwala. Mabait naman siya, maayos. No, anak niya.
my God, late na sila, Jesus Christ. Sinasabi ko na nga ba eh. Late na sila. Kala ko mali. Ano ba? Nasa Calyx Hotel sila. Takbo na. Sa kabilang side. Kurta mga judges. Nasaan na sila? Parang mali. Ano ba yan? Ayan na ako, nakaabot sila. Mag-yay ka, oo. I love Bok. I love ganda. Oh my God, buhatin mo na. Comentius College? Tuwang-tuwa lang si yung bata. Tapos na. Ayan na, last na. Nasaan ba? Ate, relax. Ayan na siya. Tapos maganda pala yung boses na yun. Pangako siguro kakandahin yan, oh. Ako kaya yan. Makapilisin. Sabi nila, no. Iyong dinggin ako ngayon. Ngayon di mapalagay. Gumalda rin boses. Lahat ng puso ko nanulumbang. Ay, wow! Biglang may spotlight. Kasi naman, ba't ganyan yung kanta eh? Ang taas bigla ng boses. Totoo ang boses niya ba yan? Taas ng boses niya.
Mahal siya sa tatay niya. Okay, siya kumal. Ay, what? So, yung point of view pala niya, maganda yung boses. Pero yung mga judges, flat lang siya. Kick. Okay, palakakan. Kala ko. Nakakaiyak yung pangako. Hindi nila alam ha. Kakanood ng cartoons. Napaka nostalgic nung pangako. You didn't make it. Walang Yumi. Aww. Walang Yumi. Walang why. Next time. What's important is you try. You did your best. Yes. Sabi ni Box, sabi ko sa'yo, they're great to get. Ano yun? Ano nangyari? Ano nangyari? Oh, di uwi na siya sa Pilipinas, diba? Ang pitchy naman ito ni Rachel. I mean, naiintindihan ko naman and all that. Siyempre, pinaghirapan ng kapatid niya. But people change, diba? Tsaka it's for you, me. Don't be selfish. It's for you, me. It's not for you. Kailangan niya rin ng father figure eh. I mean, siguro kung ako rin yun, hindi ako payag. So, what's next? Uwi na siya sa Pilipinas. Kumamit na naman siya. Why? Mas pinipili na naman niya addiction niya kaysa sa anak niya. Kaya ba siya nasuka dahil sa withdrawal syndrome? Di ba ganun kasi kapag sa kailangan dire-diretso kong gumamit or something, or yung katawan mo magre-react or hahanapin. I don't know. It's just the biology of it. Gagawin niya yung bahay. Tatapusin niya yung dollhouse. Bago siya umalis. Mahilig siya sa karton, no? Maglaro-laro ng karton. Yung spaceship, ginawa niya rin kanina sa karton. Pangako. Nakayak yung pangako. Parang everyone knows about that song. So, hinatid niya sa bahay yung dollhouse or ihahatid niya sa bahay yung dollhouse. Thank you. Hi. Growing up. Pangako. Teka lang. Ano nangyari? Na-hospital siya? Sinong na-hospital? Bahay niya yun ah. Nag-overdose siya. Anong salita yan? Dutch? This is Dutch. Well, nagawa na yung dollhouse niya. Ano nangyari?
Hindi pa tapos. Ayun eh, gumamit siya. Eh, pinili niya pa rin yung addiction niya eh. Yung vision niya. Kesa sa anak niya, kesa sa anak. Nagpatalo siya. Sa vision niya. Ayun. Cute ni Yumi. Noon, sa wife niya, pinili niya yung vision niya. Ngayon, sa anak niya, pinili niya parang yung vision niya. You always have a choice. Pero, alam ko naman, syempre, kapag ka medyo nandun ka na sa severe situation ng addiction, minsan hindi naman ganun kadali. Kasi nga nag-withdrawal ano yung katawan mo, syndrome. Kakanta siya. Ang cute niya. Naiiyak ako sa kantang pangako. Para siyang pusa. Cute niya. Parang parang si Baron tulog talaga. Habang tinibang sinishoot nila yun. He was really sleeping. 1 month later. Alam mo, naglagay ba sila ng ganyan kanina? Hindi ko lang nabasa or what. So, nagstay pa rin siya sa Netherlands. And, gumaling na siya. Ang ganda ng mga houses, no? Wow. Chimenea. Sarah, linisin ang chimenea. Favorite. You want oranges, baby? Excuse me. Ayan na siya. We should buy it later. Ay, bakit balik na naman sa... Mag-drugs ka na naman.
May point si Rachel, pero paano naman si Yumi? Kailangan niya rin ng tatay. Because ano siya, nasa poor. Paano ba? Ang confusing naman minsan. Kasi minsan yung mga conflict ng mga adults, ang talagang collateral damage dyan yung mga bata. Kasi hindi naman nila naiintindihan yung conflicts pa eh. Ang alam lang nila, parang black and white lang. Yes or no, true or false, ganun. Hindi pa nila alam yung mga conflicting sides na yun. Kagaya ng mga ano, halimbawa, gusto mong magkaanak for the sake na kasi gusto mo lang magkaanak kahit walang tatay. So for you, okay yun, na fulfill mo yung gusto mo, nagkaanak ka. Pero paano yung bata, di ba? Meron siyang nanay, pero wala siyang tatay. Parang, you chose that for her. Parang meron at merong makakalateral, and mostly yung mga kids yun. Kaya hangga't maaari, let's, may bago na siyang best friend. Kaya't maaari, magawa tayo ng mga smart decisions sa buhay natin. I mean, I know we can't be perfect, pero we always have a choice. Yun lang naman yun. So, okay. Hindi siya unfulfilled life, kagaya sabi ni Diego. It's more like, ano siya, unfinished business, sabi nga kanina, di ba? Kumbaga kasi si Rustin, kailangan niya kasing i-resolve yung mga underlying situation niya sa sarili niya. Number one, yung addiction niya. Number two, yung decision making niya. Number three, yung plano niya sa buhay niya. Diba? So, kapag ka kasi may conflict ka within you, meron kang mga underlying conflicts, hindi mo alam gagawin mo, madadamay mo yung ibang tao sa indecisiveness mo. Parang ganun, diba? So now, may alakakaroon siya ng regret. At umulan pa rin sa Netherlands. No? Basang-basa. Well, hindi naman walang kwenta yung sa pagbabanda mo. Kasi yun ang gusto mong gawin, di ba? In the first place. It's the addiction that's ruined you, basically. Siyempre, anak mo yun eh. Parang it gives you hope. Parang binigyan siya ng bagong, alam mo yun, ng bagong purpose. Kaya ay siguro ganun yung naramdaman. Pero siguro, yun nga, you have to kind of like magkaroon ka ng complete self. Kompletuhin mo yung sarili mo, gusto mo, ayusin mo yung sarili mo, linisin mo, mag-cleanse ka, maging tamang, alam mo yun, tamang tatay, tamang tao ka. So, hindi pala niya nalaman na tatay niya yun, or she found out later on. Ito yung mga montage earlier. Ganda ng mga sales doon. Malaki na siya ng nalaman niya. Biological. Okay, that's a good decision. But what? Bumalik na naman. Nagkaroon siya ng relapse. Very, very drug dependent talaga siya.
saan galing yung quintas. Kayo na nga kanya yung quintas eh. Stroke. Sabi ko ba dementia or Alzheimer's? So, strokes could actually give you amnesia, huh? Pinag-chismisan mo pala eh. Hindi ba si ano to? Teka lang, sorry. Core memory. It's Regine. Hindi niya maalala. Alam ko, salala ni Rachel to yun. Salala ni Rachel to yun. Yung orange. Too sour, sabi niya kanina. Oh, ang healthy ng food sa hospital. Well, they're all dead, diba? Patay na si Sheena, patay na yung asawa, yung ano mo, dad mo. Yung friend mo, patay na din. I mean, lagi ka kasi nag-expect ng something sa ibang tao. Lagi dapat mag-expect ka, huwag ka mag-expect ng anything sa ibang tao. Yung sarili mo lang dapat ang hindi din. I mean, before. Yung dollhouse niya, tapos na. Ang dami! Nami niyang dollhouse. Nakompleto niya, natapos niya na. Yung rocket ship nila. Best friend niya. Sino po yung best friend? Si Yung. See you, me. Basta na lang. Sintunado. See you, me. Best friend. See you, me.
Yes, intonado. Inasar niya pa. Yun na yun. O baka may black and white ng mga larawan. Okay. Sige, sige. Okay. Ano ba yan? May pamontage na naman. Hanggang katapusan talaga ng movie na to, may pamontage ng mga larawan. Sinto natin yung best friend. Ala, ayan na naman si Songbird. Ikaw siya ba kumanta? Or cover? Si Regine nga. Nakanunting na lang natin. Ang dami ng montage. Yung dingding. Eh, may color na. Ayun. Nakakaantig ng puso. Lalo na yung kantang pangako ni Regine. Kasi di ba parang lahat tayo, we grew up to that song. And parang it brings back memories ng mga kabataan natin, yung simpler life and all that. Parang, kumbaga, it triggers something sa atin. And then at the same time, yung story din. So, maraming mga ganyang story in real life na nasisira dahil sa bisyo and mga decision natin sa buhay. Ayun. So, si Rustin Clyde Villanueva, yung pangalan niya dyan. Sabi niya, Rustin Clyde Villanueva, anak siya ni General. So, patay na yung mom niya. Sila na lang ng dad niya. And then, namatay din yung friend niya or best friend niya. And then, eventually, namatay na rin yung dad niya. So, meron kasi siyang codependent tendency na kung saan gusto niya yung parang nagiging dependent siya emotionally doon sa tao. And kapag nawawala yung tao na yun, nagkakaroon siya ng breakdown at nagkakaroon siya ng relapse sa kanyang addiction. So, hindi naman kasi basta-basta talaga matatanggal yung addiction eh. Kailangan mo talaga mag-rehab, kailangan mong kukonsulta sa mga professionals and all that. So, more like ano siya, mga what ifs. What if hindi ako nagloko? What if hindi ako nalulong sa droga? What if tayo pa rin Sheena? What if ganito ganyan, sana naging ano, whole family ako? Parang yung buhay ko nagkaroon ng ibang direction kesa sa kung nasaan ako ngayon, stuck ako dito, wala akong patutunguhan. And then nung nalaman niya yung sa anak niya, parang nagkaroon siya ng bagong purpose na I want to be with my daughter. Pero in reality, actually, pwede niya namang ilaban yung karapatan niya. Gaya ng nabanggit ko kanina, sa law naman is, bilang biological father, meron ka namang karapatan doon sa anak mo. Kaya nga lang, kailangan mo lang magkaroon ng good record na patunayan mo na modelong parent ka. Kumbaga kasi ilalaban yun nung auntie niya at saka nung auntie nila Rachel at saka ni Bok na hindi talaga siya karapat-dapat sa buhay ni nung bata. So, ganun kasi yun. So, kung gusto mong labanan yung or kung gusto mong magkaroon ng visitation rights, makasama yung anak mo, magampanan mo yung tungkulin bilang anak, bilang tatay, kailangan you have to get up and then wake up and alam mo yun, gumawa ka ng career, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng something na magiging maganda yung record mo and all that. So, ayun ang nakakalungkot lang. Tsaka ang cold lang nila Rachel na parang hindi talaga nila ibinigay yung pagkakataon na yun kay Rustin. At tsaka pinagdamot din nila kay Yumi. Kasi gaya nga ng sabi ko, although may mga conflicts yung mga matatanda, iba pa rin kasi yung bata, di ba? Parang maghahanap pa rin niya ng father figure niya, mom niya, ganyan. So, parang naging selfish lang sa side nila Rachel. So, it's sad. It's a story of regret and redemption. And in the end, hindi niya nakuha yung redemption. Hindi siya nagkaroon ng redemption arc or something. Akala ko magkakaroon ng redemption arc.
kala ko magkakaroon ng happy ending and all that. Although it's a happy ending, but it's kind of like too late, a little too late for that thing. So I guess yung redemption dun is yung mga dollhouse na nagawa niya, lahat na nasa kwarto niya. So ayun lang naman. Ano na lang, maging mabait tayo. Maging mabait tayo sa mga mahal natin sa buhay. Eh, syempre, hindi naman yun sa mga toxicity. Syempre, ibang level na yun, di ba? May mga kamag-anak kasi tayo na parang medyo toxic level. So, kung wala naman yun, as much as possible, maging mabait tayo at mahalin natin yung mga loved ones natin kasi hindi natin alam. Alam mo yun, yung panahon, di ba? It's either may mangyari sa'yo, sa kanila, or something. So, ayun lang naman. So, it's a very... should I say refreshing movie? And gaya ng sabi ko kanina, yung huling Filipino movie na pinanood ko, yung Hello Goodbye pa ni Katrina at saka ni Alden Richards. So, the reason being is, para kasing minsan anticipated mo na madali mo nang ma-predict kung ano yung mangyayari minsan. Although maganda naman talaga, mga Filipino movie, very nakakaantig puso. Siya, syempre, very relatable kasi Pilipino tayo eh. sino po ba tayo re-relate? Syempre, kapwa natin mga Pilipino, syempre. So, ayun lang. Maganda siya. Maganda yung movie. Kaya nga lang galing sabi ko yung sa redemption arc and all that. And yung sa addiction niya, talagang yun yung parang 80% ng buhay niya. 20% na lang yung mga what if niya. And regrets and all that. And yeah. So, tell me kung ano sa tingin nyo yung movie na ito. Napanood nyo ba? Kung napanood nyo na, mag-comment lang kayo dyan down below. And like this video. And huwag nyo kalimutan, supportahan ako. Mag-subscribe sa channel. At I'll see you next time. Thank you, everyone.